You can expect them as a team who will utilize na naman itong arrival. Habang yung Evos naman, team fight. Team Gen, fight. Isa sa mga best and most effective Estes, actually number one Estes user ng ating regular season, ay si Dexter. Diba? And Estes calls for clumping together, which paid really well sa Onyx kanina. Diba? Nakakatawa nga yung laban kanina ng Onyx tsaka Exec eh. Arrival kayo. And ang gagawin namin, kami mismo yung susugod sa inyo. Yun arrival ba? Is designed to get a numbers advantage eh. Panggulat, kumbaga. Pero hindi ka na magugulat kung yung team mo mismo ina-avail. Yung kalaban mo mismo ina-avail yung surprise. Kumbaga may nakapag-chismis na nung surprise. Oo. Wala kang masusurprise sa arrival kung kayo mismo yung sinusugod. Exactly. But the thing with arrival is, when I ask yung mga players, mayroon din talagang kalaban yung arrival kasi technically hindi mo talaga alam unless sobrang pay, nagpa-pay ka ng attention. I think na kapag nag-tinarget mo siya sa basag na torre, talagang hindi mo kita. Correct me if I'm wrong, Doggy. Yeah. Tapos, parang pag sa minion siya, kailangan ma-attack mo muna yung minion para meron siyang parang buff ka na hindi mo siya na-damage. So, it's very hard to tell then. Kaya nagagulatan. If we look back dun sa first series natin, merong sobrang gandang arrival play yung SGD. Talagang hindi mo talaga makikita. But enough of that, Kufra, priority para sa Brand Esports. Evos, do you think that they will go back to Grok, to Cho, or to Terizda? I mean, para sa akin, Grok is open. You need to take it. Kasi maganda si Grok pang face check, pang bushing siya talaga. Then maybe the Akai para to sa arrival. Pero it depends on how you're gonna adapt to it. Kasi, like I said, ibang team hindi pa nakapag-adapt sa arrival. Tulad na sinabi ni Shinbo, you need to adapt to focus on it. At saka, doon ka gagaling. But if you didn't practice it, walang kwenta. I would bank on sa sinabi mo rin, Doggy, na it depends. It depends. Kay, lalo na yung Grok pick. Kasi, actually, bro, ano eh, 41, ang baba yung win rate ni Grok. Ang taas ng pick rate. Diba? Pero siya yung may pinakamababang win rate among the mainstream heroes. So, parang may laso na yung Grok dito. I think sa unang tingin pa lang naman na ang meta natin pinifavor yung fighter. Talagang bumibiyak na to si Grok. Gumuguo na. I love the Kufra bando ng Bren. Kasi it's a big denial on Honda. Diba? The most effective tank ng regular also, season. Kufra nakita ko. Kasi Evos, mahilig din sila mag-gusyon dito eh. Especially kay Haji. Dito nila ginagastos yung... Mas marami akong nakitang cushion kay Haji, rather kay Duke. Yes. Esmeralda and the Cho na napili ng Bren. Do we like the Cho sa Bren Esports? I think it's classic eh. Kasi pwede siyang gamitin nga naman Haze. But I think that they also utilize it sa side lanes, the fiber. Yeah. So pwede pang gamitin. Terizla and Akai, eto naman. You mentioned that Akai is one of the most successful in this meta that we have right now. Do you like this with the Terizla? Kasi parang... On personal note, pag tinignan mo, parang hindi sila masyadong nag-work together. Parang, I mean, dahil dito sa third pick ng Evos. So there you go. Pwede na. Pwede kasi they want the sustainability. Terizla is super good sa sustain. Habang mababa yung health, lalo siya kumukuna, lalo mababa yung damage, mas gusto niya yun. Yeah. With Rafaela, sustainability yun. Now, it depends on Bren kung ano gusto nila. Pwede silang kumuha dito ng carry, kaso baka iba niya ng Evos. This is a mind game right now. Pain is doing its job right now. Pero you see there, di ba? It depends sa Bren. Actually, yung para sa akin, Bren yung may magandang control ngayon dito sa draft. Parang ang merong gustong subukan, ayan yung Evos pa. I was expecting na yung Bren yung with their pabago-bago style. Sila yung tatry ng mga arrival. Pero ngayon, mas favored ng arrival ang Evos, clearly, di ba? I'm not so sure. I love the composition ngayon ng Bren. Cho is 100% pick ban ng buong regular season. At 54% win rate pa rin. Mataas pa rin nun. Mga kabigan, pati rin sa Esmeralda. Oo, mataas pa rin kasi talaga yung hold na binibigay ng isang Cho. Kasi parang instant chingas yan doon sa kalaban nyo. Yung lineup ng Bren, mas madali gamitin. And nakakatuwa dito makita yung Bren Esports kasi nire-respeto nila yung mga pinipick nung kalaban nila, yung mga the best of the best mga heroes nung kalaban nila. Kita ko na-ban dito itong si Gusion kasi palong-palo yung Gusion ng Evos nung regular season. May tanong ako dito, bakit parang hindi pa tayo nakakita ng Hellcurt na plays? When we were talking about this, parang medyo hinahype natin na, uy, baka bumalik si Hellcurt sa play. I think in rock matches din, nakikita natin siya madalas. Kalaban ngayon ng Lunox, will this be the time na makikita ang Hellcurt? Yeah, might be. Kasi Lunox, medyo mahirap mag-Lunox kapag ka may Hellcurt. Especially, tinaasan na dito yung seconds for the silence ni Hellcurt. Ang hirap pumorma kapag ka-Lunox. And I wanna point out yung napanood nating mga laban upper bracket. Yung upper bracket kasi may chance sa pa sila mag-pocket picks, magtago muna. I'm still expecting na the Hellcurt a lot. Walang talo si Hellcurt, 6 na games last season. Di natalo ang Hellcurt natin, mga kaibigan. So, that's a lot of expectation, especially with the arrival meta right now. Nakakatakot dito is that they outpick Haji right now. No? Kasi nakikita natin sa regular season,
ang ginagamit ni Haji is Gusion pati Esme, Esme all the time. Esme, Gusion. And nakikita natin si Dufen laging naglililya. So, hindi lumabas yun ngayon kay Dufen. So, I think like sinabi ni Shinbo, this pick right now is on Brent's side. Nabibintin ako sa oras natin. Gusto ko makag-usapan to. Pero, very quickly, there's the Bruno pick para sa EVOS Esports. Maybe later we can talk about yung Glock na last pick din ng Brent Esports with the Kagura. At nag-appear na yung dating magkakampi. Gusto kong tanongin sa inyo ngayon, guys. Ano na sa tingin nyo? Sino yung mananalo? For me personally, I would have to pick Red Esports dito on that basis na mas madaling laruin yung kanilang composition. Medyo scary pa rin yung pag-pick dito ng Bruno. But ikaw, Yasu, who do you think is gonna win? Mahirap pumili kasi yung composition nila, counteran ang nangyari dito. Counter sa counter. Pero I guess I'll go with EVOS dito. EVOS. If hindi masyadong magiging greedy si Honda. Okay, okay. That's an if. Okay, okay. Nung una, Brent ako. Ang ganda sana nung lineup ng Brent. Tapos biglang nag-Grock. Eh, ayoko sa Grock ngayon. Okay. Kaso ang pumili ng Grock, si EJ. Isa sa mga pinaka ang laking improvement na player most ng Brent. Player. So, sige, kahit di ko trip ang Grock, if it's EJ na gagamit, I would bank on Brent. Okay, Brent. So, EVOS, Brent, how about you, Doggy? Wala pa ako. Mali sa ula ako. 3-0. Sinasabi ko lang. 3-0. Pag nai-issue ka, gumagaling ka mag-analyze, man. Mag-panel. Then, right now, para sa akin, I will go for Brent kasi in-outdraft talaga nila si Haji. Brent, okay. Okay, very, napaka-short ng sagot dito ni Kuya Doggy. So, it's Brent for me, it's EVOS, then Brent, medyo lugi dito si Yasuo. Let's see what our casters think. Dalibaba ito na natin sa isa sa mga pinaka-exciting na duot ng casting ngayon. Sabi nila, ang tawag sa kanila is Double Cheeseburger. Ewan ko yun talaga, pero papasok natin. Butters and Baymax. Nagbago na. Ang tawag sa amin. Hindi na kami yung Double Cheeseburger. Kami na yung kilograms. The kilograms. Alam mo bakit? Kasi 500 kilograms. Ayos ba yun? Ako nga pala si Butters. Kasama ko si Baymax. Uh-oh. And we will be your shoutcasters for the first series ng lower bracket natin. And anong sabi ni Doggy kanina? Yung predictions daw niya? Lahat tama pa. So tingnan natin kung magkakaroon ba Dogs. Ng bangas. Dogs, paramdam ko kailangan sabihin ito eh. Pero I hope your predictions make it out in one piece. Let's head into the game, mga kaibigan. Let's head into the game. Ice Bayon, Ice Yon. Brent Esports versus EVOS VH. Yan ang ipakilala natin ng picks dito ng Brent Esports. We have Coco for Chu, EJ for Grock, Rebo for Esmeralda, Yuji for this Kagura, and Ace naman for the Kufra. For the side of EVOS Esports VH, it's going to be Honda on the Akai. It's going to be, hindi ko na alam kasi hinati na sa tatlo. Pero okay lang yan. Dexter will be the Rafaela. Dupen will be playing the Lunox. At yun lang ang nakikita ng aking mata sa ngayon. Yes, so yan na nga. We have yun na nga on the side. Counter jungling yata coming in from EVOS dito mga kaibigan. Kitang-kita natin. Was on the other side. Counter jungling din naman from Brent. Actually, pareho lang sila. But nauna rito na makapag-clear yung ating EVOS PH. So we're going on to the top lane. Tignan natin kung kakaroon ba ng bakbakan dito kay Butters. Si Coco, tignan mo yung ginagawa. Oh. Medyo may pagkamilitar yung galawan ni Coco dito. Parang tamang gangster, lang, no? Naggagalawan lang, nagtatago sa gigilid. Ayaw niya talaga pahuli dito. Ayaw magpahuli. Sinazone out siya just because having a Cho there in that specific area, location. Malaki yung chance na maagawan sila ng buff just yes, because true. Of one physical attack. Yes, tama yan. Pero here on the bot side, Brent Esports just now taken the crab dito compared to EVOS na kanina pa nakuha. So medyo I feel like malilate sila na konti sa rotations. Oo. Pero sabi dito ni Dufen, ako ang mid laner nyo ngayon. Ang gamit ni Haji dito, it's going to be the Bruno. It's one of the probably, let's say it's a pocket pick. Pocket pick. Nang isang... EVOS Esports PH na pag dumating yung pinaka-late game kahit yung Esmeralda hindi niya kakayanin hindi kakayanin yes true naman yan nakita naman natin yan during the regular seasons diba soon. Nang isang Bruno na overfed kahit actually kahit tanke kaya niyang saglitin na once magka-item dito ang isang Bruno so Brent Esports better take note dito na si Haji hindi dapat nila mapalakas but the main idea is kailangan nila ilayo si Haji dito lagi kay Coco. Because Coco, as long as he gets the way of the dragon dito, kaya Haji, malaki yung chance na may follow-up na kasama. May follow-up na kasama.
Yes, tama ka nga dyan kay Batters, pero let's see dito sa mid lane natin. Tamang clear out ng kanya-anyang wave. Wala pa masyadong harasan na nagaganap. 2 minutes into the game na tayo. The turtle is up for grabs, pero wala pa atang kumukuha. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng contest. Kung nga may kukuha. And Haze dito, minamaso-maso unti-unti. Killer dito, just holding the line. Sabi niya, bawal kayo gumalaw dito. And right now, EVO's Esports DH is looking really good. Naku po. Wala silang masyado binibigay, pero kakasabi ko lang, binati ko ata. Naku po, with the penalty zone, hindi nila kaya palaga dito. Hondas, with the Akai dito, naku po, tamang bugaw lang din. But Haze will be taken down by the Akai dito. EJ trying to run away, but will be followed up pa dito. Jit Kundo coming from Coco with the way of the dragon combination dito. Yuji with a free hit on the side. Nako, nakuha na pati yung Lunox natin. Nakuha yung Lunox natin, and that was a very good reaction coming out from Kuya Coco. Kuya Coco lang galing pag pinakamalayong lugar. Pinakamalayong lupalop, ang norte. Nalunorte pa eh. Sa central, papuntang baba. South. Oo, papuntang south dito. Pero eto, speaking of south, napapunta na nga dito ng south si Coco. No? Medyo pulado na rin siya, kaya delikado na. Nag-back na lang din sila. No? Even nakuha na naman nila yung turtle. Okay, but si Haze dito, he's doing Haze things. Yung mga in-expect natin talaga sa kanya. Kasi si Haze, ito yung isang tao na parang pinanganak talaga para mag-Mobile Legends. Mag-Mobile Legends? Oh, kung magkakakalabas mo pa lang, may cellphone ka na agad. Nag-ML ka na, nakapag-register na. Oh, mga ganun. But the main idea is, Bren Esports, they're still doing their jobs. Ang pinaka-main problem lang naman kasi usually ng Bren Esports, may kita mo ngayon, is when they drop the rotation, wala nang balikan. Wala nang balikan. Because everyone does what they want to do. Mm-hmm. Yun ang nagiging problema. As long as they stick to the rotation, wala silang problema. No, sa akin naman, dito sa EVOS, ang nagiging problema nila is kulang sila sa pagpe-pressure ng kalaban. No, so I think that's what they need to do sa laban na to. They should put much more pressure against the Bren Esports para sila yung makalamang dito. Oo, pressure-wise, parang ano talaga yun, no? Kumbaga, makakalamang sila pero makapag-farm yung kalaban. Makapag-farm yung kalaban, yes. Pero so, nakahuli si Coco. Ako yung Coco dito, the way up the dragon just to escape. This life dito, what on the bot side naman nagkakaroon tayo ng teamfight dito na hunt down nila yung Rafaela ng EVOS PH natin dito. Pero Haji, oy! Ayan na si Haze. Haze going in. Ultimate is there. Honda, tinutulungan dito si Haji. Bouncing ball? Take down si Haze. Naku, Haji, free hit! Get out! Sinakalong lahat ni Haze, Haji! Grabe! Ang galing mambola ni Haji! Ang galing mambola ni Haji. Wala eh! Well, kaya niya saluin. Ayan na, ang pangbola ni Haji. Here comes Rebo. Naku, EJ, hindi umabot sa pader yung kanyang ultimate dito. Haji still on the free hit, but the Yin Yang overturn plus Esmeralda will take down Haji dito. They forced out a lot of rotations coming out from Bren. That means another victory another in the objective department. They will get the turtle. EVOS PH indeed gets the turtle dito ngayon, Batters. Pero Coco on the mid side trying to push, but here comes the backup from EVOS PH. Kailangan talaga nilang dumepensa dito eh. Yun nga, tulad nga na sabi ko, they need to put more pressure. Na imbis sila yung nakakapag-push ngayon, ang nakikita natin na nagbibigay ng pressure dito is yung Bren Esports. Yuji, binatawang payong. Alam mo si Yuji, payong kaibigan. Payong kaibigan. Pero alam mo, ito nga yung sinabi, sinetap ng mga panelists natin storyline. Pero naku si Coco, naku, dito Coco. Na uli. Binato, binola bola. Okay. Lumipat yung mapa. Lumipat yung mapa. Binola bola. Binola bola. Lumipat yung mapa, no? Pero ito na nga to the top side. Nako, yung Bruno natin medyo nakakapag-farm and he's already at the level 9. Nako, napakalaking bagay niyan. Si Haze so, dito, makita mo ba yun? Napakabilis yung makabilis. Pero so, sabi dito ni Dupin na si Dexter, di tayo papahuli dyan. Break. Delikado. Break. Di natin kaya talaga. And it is what it is. And EJ dito, letting go of the power of nature. Siyempre, yung nakita yun ni Honda, he tried to go in. Probably try to take him to try to take him to a duel, yes. They try to take him to a duel. Pero on the top side, speaking of duel, mukhang magkakaroon tayo ng duel. Pero tamang mambaot lang yung magkabilang team natin dito, Dufen, with the buff dito sa ating mid lane. Pero wala pa masyado nangyayari, no? Medyo chill pa yung magkabilang team natin dito. Chill pa naman. Dupin, on the other hand, just throwing out everything na mamabata niya dito. Ako, ito. Guardian's Barrier will be thrown out as well. At hindi talaga umaalis ng lane yung EVO's Esports PH. EVO's Esports PH, Wild Charge. Wild Charge out. Yun yung overturn. Wala. It is not enough, no? To kill an Akai dito. Pero ito nga on the top side, tamang harassment coming in from Haji.
Haji dito, damage output is very high. Kaya Batters, nako, 2-1, meron niyang bounty. 2-1, meron niyang bounty. Well, Kuya Baymax, ikaw ba? Oy! 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 Grabe naman ang combination! Pulling Salmon dito, but Haji is on the free hit, mga kaibigan. EJ will try to run away, pero tamang Hurricane Dance Blast ang ating penalty zone. EJ, Haji kills dito si EJ, mga kaibigan. Coco still trying to run away. Haze very low on HP, mga kaibigan. UG still alive and kicking dito sa mid lane. Pero mukhang hindi na nila kakayanin pang pumalag. Ano ang nangyayari sa Bren Esports? Madaming madudurog o sila ba ang madudurog? Nako. Mukhang lumalabas na yung pressure power dito ng EVOS PH, kaya Butters. Oo, kakasabi lang natin eh. Nawala silang pressure power. Pero ngayon meron na. Nagbago. Ang bilis. Ang bilis ng pagbabago. Sana all mabilis magbago, no? Ay, wala. Bala ka dyan. No, pero ito na nga, speaking of bala ka dyan, ako medyo iniwan nga nila dito. Si EJ, no? Siguro bala ka na dyan. Kaya mo nang i-zone yan. Pero hindi, medyo masakit na nga yung damage dito ni paring Haji. And Honda doon, nakita mo ba yung pinagagawa niya? He just tried to bait out another skill bago siya tumalon gamit yung kanyang 1,000 pounder. Kasi yun naman talaga yung pinakatrabaho niya dito eh, is to soak up all the damage na pwede ibato ng Bren Esports para pagka dumating siya kay Duven, para pag dumating sila kay Duven, dumating sila kay Haji, wala na silang kahit anong skill. Tama. No, pero actually, that's a very good technique dito, no, coming from Honda. Kapag na-utilize nila yung ganong technique, no, medyo mahihirapan din na during teamfights yung Bren Esports kasi wala na nga silang skills. Pero sa totoo lang, Baymax, hindi rin takot dito yung Bren Esports na madalang late game to eh. Meron silang show eh. Nako, speaking of hindi sila takot, ito na nga ang Bren Esports natin diving into the turret zone sa bot side. What a nice comeback. Galing sa Bren Esports with the double kill ng drama. Penalty zone will be activated pero wala siyang mahuhuli. Under the turret, killer still chasing UG dito, mga kaibigan. Here comes the follow-up. Dexter and Dupin, tama nga laser beam kami dito. Nako po, medyo walang damage. Dupin, grabe dito yung slow, hindi siya makaabot. Here comes Rito! Grabe naman yung Falling Star Moon. Tamang wasiwas dito, tamang wasiwas doon. Inahabol niya si Killer even though under the turret. Dexter is still alive. But Rivo with the triple kill doon. Sino si Carlito, Jose? Walang Carlito, Jose! Ang meron si Carlito, Jack Don, Rivo! Ano ba yun? Kakaiba yung galaw ni Rivo dito. Ito lang yung katotohanan na ayaw magpalaglag ni Rivo. Yes, totoo yan. First time natin in the history of MPL na makikita mo yung Bren Esports nasa first round ng lower bracket. Mm-hmm. Nako, kaya nga siguro ginagalingan nila ngayon. Sabi nga nila kanina, masaya sila kasi mas marami silang madudurog. So I think pinapakita na nila ngayon na kaya nilang gawin yung sinabi nila kanina. Oh, Dexter, tamang takbo, tamang talon, dribble-dribble lang konti. Tamang harassment kami ito ng Bren Esports dito. Medyo nakakalamang nila sila objective-wise, mga kaibigan. Also, the kills, gold lead nila hindi naman ganun kalakihan eh. Oh, kayang-kaya pang habulin ng EVOS Esports yan. Pero alam mo, sila Honda, lahat-lahat na. Grabe naman si UG dito, sinuzone out sila lahat. Bawat payong na dumaan, 1/4 ng buhay. Grabe ang damage dito. No? Pero Dexter din naman with the sustained powers dito para sa EVOS PH. Grabe yung ginagawang ano, ha? Payong works dito. Kumbaga, siya yung avatar, the payong bender. The payong bender, hindi galing, na element, galing. No? Payong na yung binibender niya rito. No? Pero Honda, dito, tamang zone out ng Dermanda Lord will be reset. Haze with the bouncing ball dito sa likod. Nako po, mukhang mauuna mamatay dito yung ating Teresa. And nakaw na nga po. Star will not hit anyone. Bre, Arribo still chasing Dupin dito. Haze will fall down to the hands of Dupin. Pero here comes Arribo, mga kaibigan. Jit Kundo coming from Coco. Tamang basic attack. But Haji on the free hit is still alive. Will it be a 1-on-1 against Arribo and Haji? Ay, di pala 2v1. 2v1, 2v1. 2v1. Hindi na lalaban. Wala ko lalaban pa eh. Hindi lalaban. Masyado na din mahirap yun eh. Kasi kahit sabihin mong si Akai lang yun, there's a chance na mag-cooldown yung ultimate. Mm-hmm. At kapag nag-cooldown yung ultimate, alam na alam mong ikaw yung Aegis. Aegis si Haji no, kung nagkataon. No, kung nag-cooldown yung ultimate dito na Falling Star mo ng ating Esmeralda. Pero ano, uy, EVOS taking the opportunity to take the Lord, mga kaibigan, na knowing na Esmeralda lang yung buhay. Pero I think Esmeralda sin them. Oo. Kaya hindi na nila itutuloy. Pero men, football. Football? European, ano, sa Inglaterra, kumbaga, sa Inglaterra tuloy, napakalalim na pananagalog naman yun. Sa England. Sa England, yun. Sa England. Well, I think that the favor is on the side of EVOS Esports right now. I do think so.
I mean, yung nakikita nating fighting power, yung fighting prowess ng Bren Esports ngayon is due to the fact na nasa kanila talaga kasi yung spike kanina. Mm. But right now, Haji is online. Oo, online nga. Actually, they need to target Haji during that infight. Kita naman natin kanina, no, muntik na silang maubos dito ni Haji. Speaking of muntik na silang maubos dito, naku po, Haji with a mega kill, mga kaibigan, with a free hit lang din naman. Dupin dito will try to run away. Dexter, hindi nagtagal sa kamay ni Parang Ribo. EJ still try to run away. Haji with a free hit na naman. Hindi tinamaan ang payong. Grabe naman yung unstoppable. Honda, very low on HP. Ribo trying to chase dito. Honda, oh, tamang balik lang. Dupin and Haji versus Ribo and Yuji. Naku po, minigaralban. Killer with a penalty zone! Nako! Killer! Hikoko! Ay! Winter Tension! Iniwan! Iniwan! Nako po! Ribo still trying to run away! Haji chasing! Takbo! Takbo! Oh, Ribo! Pero ay nakapun lang football player! Teka lang! Si Ribo! Si Ribo! Hinapun lang po ni Star Moon! Bats ka bumalik! Pero here on the mid lane naman, Coco with the double kill! Grabe ang pinapakita dito ng Bren at ng Evos. Napakainit ng laban, Yo Butters. Oy, ay, may nagkakaiban na naman. Here ito, comes Coco. Ito naman lahat ng tundoy. Oy, naka-purify! Oh, yeah! Naka-purify! Grabe. Hindi naman lahat ng tundoy. Airport. Airport. Ang daming arrival. Ang daming arrival. Lama ka dyan. Hindi ko na alam. Left and right yung arrival natin dito. Iba-iba eh. Pero hindi, grabe kasi, ah. Kasi nag-arrival sila dito at nag-second, nag-top 2 sila dito. Departure. Oh, Departure M1. M1. Oh, ayos yan. Nako, pero eto na. Evo is now taking the Lord. But Yuji will be seeing this. Tignan natin kung susubukan niyang agawin. Magkakaroon ba tayo ng contest dyan, Kibatters? Magkakaroon tayo ng contest dyan. Hindi lang natin alam kung kaya i-contest. Oo, kung kaya i-contest. Yun, yun yung tama nga word up. Pero EJ, very low on HP. Naku po, medyo siya ang mahuhuli dito. Dupin with a free hit na naman. Legendary paring Haji Hayes has been slowed down by Killer. Killer dito, taas ang Vander will be locked down to Hayes, mga kaibigan, with the Hurricane Dance. Grabe, yung damage si paring Haji. Hindi na nila mapigilan. Opo, Yuji. The payong bender. Left and right, nandun sa may taas. May arrival na naman. Ayaw talaga paawat na itong mga to. Gano'n pa katagal cooldown niya? Nasa 60 na lang ba yan? 75! Pero eto! Ewan ko! Ang bilis eh, ang bilis eh! Kung saan na sila lumalabas? May lumalabas sa gitna, may lumalabas sa baba, lahat na! Oo! Parang airport na nga! Now, well, it is what it is, boy. It is what it is. The enemy team called out the Lord. That is on the side of Evo's Esports PH. What can Bren Esports do? Nako, grabe lang item na pala dito si paring Haji with the 13,000 gold. No, yung sa 46,000 na gold nila dito as a team, 13,000 dyan yung kay Haji. Hmm. So napakalaking bahambag talaga. 12-2-3. Si Bruno ngayon, kapag ka nasalo niya yung bola niya, pakiramdam ko ng tatlong beses. No. There is a chance na mabura na lang yung mga tao dito sa side ng Bren Esports. Bren, tama. Pero here comes the Lord. Kakatok na! Kumutok na sa top lane, mga kaibigan. Sa Honda, pumasok na sa loob. Pero nakansin yung kanyang ultimate dito. But Lord is still alive and trying to push dito, mga kaibigan. Tingnan natin kung tatapusin naman nila. Or they might just take down the third gear turret doon sa mid lane natin. Penalty zone sa kawalan. They hold the line. Pinakita na yung Hayes! Malaiba! Hayes! Look at that! Nako! Four-bender! Si Haji free hit! Haji on the free hit dito. Napilitan na mag-winter transition. Is that enough to live? Pero hindi na nila kakayanin pa the powers of Haji. Si EJ dito trying to run away. Sinubukan niya lang bumuhay. Si Coco! Laban dito. Kaya ba unahan yun yung tanong? Nako, hindi kaya unahan, mga kaibigan. Bren Esports will take the first victory dito sa ating series. And Bren, from Titans, they are now one loss away from being eliminated in the first round of the lower bracket stage. Grabe! Ano? Ang daming nangyari, naging pari-paran yung land of